Alright, magandang hapon po mga kaibigan. Sa segment po na to ay tuturuan ko po kayo kung paano lilinisin yung inyong barado na washing machine. Maaring nagtataka kayo sa tagal po ng inyong paggamit sa inyong washing machine, hindi nyo napapansin na marami na pong dumi sa tubo na to. At yun ang nagiging dahilan kung bakit yung tubig na nagmumula sa washing machine ay hindi na mag-drain dito sa hose. So ito po ang ginagawa po natin ay demo lamang po. Nang sa gayon, may idea po kayo kung sakasakali na may mga customer tayo dyan na ang problema ay yung tubig ay hindi lumalabas doon sa hose. At ang nangyayari, tinatabo na lamang yung tubig doon sa wash tub para maalis lang yung tubig at mapalitan. Kaya lang ang problema doon, yung mismong dumi, hindi nyo matatanggal ng tuluyan dahil nakastuck dito ho sa tubo na to. Bali ito pong butas dito, ito po yung nakakonekta doon sa washing machine ninyo. Ngayon, kung lilinisin po ninyo, hindi na po kailangan natanggalin itong buo. Ito lamang po ang tatanggalin ho ninyo. Right? Itong blue na wire dito, o parang plastic na hilahan, ito po yung doon sa may drain selector. Ito po yung hinihila ng drain selector para umangat. Ayan, ganito po yon. Pag nandoon sa drain selector, itataas niya po at i-release yung tubig. Ang problema ho ninyo, kapag puno na po ng dumi itong tubo na to, kakaunti ang lalabas na tubig dito sa may hose. Right? O dili kaya, hindi lalabas yung tubig kapag inyong ginidrain dahil nga sa barado. Maraming klase ng barado ang pwede ho ninyo makita ho dito. Una, mga putik at himulmul ng mga damit na nanggaling doon sa nilabhan ho ninyo. Pangalawa, mga buhangin na kung saan hindi nyo na ho nililinisan muna sa batya yung inyong mga damit bago ho ninyo ilagay sa washing machine. Kaya yung lahat ng mga dumi na nanggaling doon sa mga damit ho ninyo, naiipon ho dito sa mismong tubo. Okay? So kuha po ninyo. Next to that, yung karamihan sa nagagawa ko po, may mga bariyang nakapasok ho dito sa tubo na to. Mula ho dito sa may bathtub ho ninyo o sa washtub ho ninyo, papunta ho dito yung tubig, pati yung barya na napupunta ho dito nahuhulog. Kaya ang nangyayari, yung mga piso, 5 piso, 10 piso, ay napupunta ho dito at bumabara mismo dito sa may drain o rubber drain. Dito, doon sa pumipigil ng tubig. Pag bumara po yun, nangangahulugan lamang na ang hirap lumabas ng tubig kahit ho hilahin ho ito. Kita ho nyo? Oh. Pangalawang sakit pa po na gino-complain ho ng mga customer, yung tubig na nagmumula sa washing ay lumalabas ng kusa sa hose. Lumalabas ng kusa. Katulad ho nito. Ito, i-demo ko lang po ano. Yan ho, ganito. Tumutulo. Yan. Yan ang karamihang problema ng mga washing machine, lalo na kapag sharp. Ayan. Okay? Yan, tingnan nyo nung mabuti ano po. Ayan o. O, buhusan natin ng tubig.
Kunwari lamang po na nasa loob ho ito ng wash tub ho ninyo. Ayan. Bakit kaya patuloy na aagos yung tubig mula doon sa wash tub? Ito po yung tubo na nanggagaling doon sa wash tub. Kung saan ho kayo naglalaba. Ngayon, ang problema ho dito, yung pag-agos ng tubig mula sa wash tub, kung patuloy ho yan na tutulo, mauubusan yung inyong wash, yung washing machine. Ubos na ang tubig, ubos na pa rin ang sabon, kaya doble gastos. Gumastos ka na sa tubig, gumastos ka pa sabon, naubos pa. Okay. So, ang gagawin ho natin, i-demo ko po sa inyo kung paano ito bubuksan at kung paano lilinisin yung mismong tubo na puno ng dumi. Okay? Ganito po yung pagbukas. Papansin po ninyo ito, itong plastic na lubid. Iba't ibang kulay ho ito. May blue, may yellow, may puti. Karaniwan sa sharp, yellow ang ginagamit. Yung iba, blue. Yung iba naman, puti. Okay, ganito po yung pagbukas nito. Pagbukas po ng inyong water drain tube. Ito po. Pihitin po ninyo pakaliwa. Ayan. Pero bago po ninyo bubuksan ito, right? See to it na yung tubig ay wala na mismo doon sa wash tub. Kasi pag binuksan ho ninyo kaagad-agad to, ang mangyayari, lalabas ng masyado yung tubig at mababasa yung motor, matatalsikan yung motor. Pag natalsikan yung motor, hindi nyo pwedeng i-testing kaagad dahil baka masunog. Okay? Kaya yung technician, maging maingat doon sa pagbubukas itong cover ng drain valve o not drain valve, rubber drain, para nasa gayon sigurado siya na walang tatalsik na tubig mula dito papunta doon sa motor. So ganito po yan. Yan. So ito po yung rubber drain na tinutukoy. Ito po yung pumipigil sa tubig na nagmumula sa washing machine. Kapag ang drain, rubber drain po ninyo ay ganito na po ang itsura. Tignan ho ninyo yan. Ayan. Kung sa tingin ho natin parang buo pa, ang problema ho dito, mahina pong kumapit dito sa mismong tube. So ang ginagawa ho namin mga technician, mga gumagawa ng mga washing machine, pinapalitan na po ito. Itong rubber drain. Kung wala na po talagang pag-asa. Kahit linisan ito at sa pag-testing ho ninyo itutulo pa rin yung tubig, kailangan nyo nang palitan yung rubber drain. Okay? So, paano tanggalin? Ito lang. Ganito lamang po yan. Ayan na po. Ayan. Tapos, yung spring. Ayan. Tapos, bibili po kayo ng kaparehas na kaparehas ng unang nagamit dito sa inyong tubo o sa rubber, yung rubber drain ito. Kasi iba-ibang klase po ito. May mataba, may payat, may tatlo o apat na gutter po yung parang ganyan. Meron ding mas malaki, mas may mga iba't ibang hugis po ang rubber drain. Depende po doon sa modelo ng washing machine na inyong ginagamit. So ang pagtatanggal ho nito, ganito lamang po yan, oh. Ganyan po. Tapos pipihit nyo lang po na ganyan. Pwede ho ninyong tanggalin mag-isa
o kayo na mismo ang tatanggal nito, o di kaya dalhin nyo ng buo doon sa pagbibilhan ninyo kung saan man. At hayaan nyo na o ipakabit nyo na lamang po ito. Yung iba na nagtitinda, separate po ito at separate naman ito. Ngayon, kung buo na ang mabibili ho ninyo, kasabay ho ito, mas maganda. Kasi hindi na ho kayo mahihirapan na magbalik. Parang ganito po. Kasi ho, sa pagbabalik, hindi po pwede yung may bukol ho dito dahil disalign po yun. Tatakas pa rin yung tubig kahit bago ito. So normally, dapat nakafit po talaga yung plastic na to. Ito po, yung plastic mo, tsaka yung bilog ho niya sa puwitan, kailangan naka-align po dito lagi. Hindi siya pwedeng maging oblong. Otherwise, yung tubig na magmumula sa washing machine, aagos pa rin dito sa tubo na to hanggang dito sa may hose. At mauubos pa rin yung tubig. Right. Yung iba, right. Kailangan ho ninyo na palitan kasabay ng rubber drain yung spring. Wag na wag ho ninyong kalimutan. Pag nagpalit ho kayo ng rubber drain, isabay ho ninyo yung spring niya. Dapat bago. Kasi ho ito lumalambot. Nagiging mahina ang kanyang pag-bounce ng kahit napalitan ho ninyo ito at hindi nyo pinalitan yung spring, tatagas at tatagas pa rin yung tubig. Kaya ina-advise ko po sa inyo, mga nanay, mga ate, kuya, kung sino man sa inyo yung nagbubukas ng inyong mga washing machine at ginagawa na sa inyong mga tahanan, kapag nagpalit ho kayo nito, isabay ho ninyo yung spring. Okay? Different sizes din po ito. Pero nakadepende pa rin yung spring ho ninyo doon sa original na, tinanggal ho ninyo. May mga spring na kinakalawang. May mga spring naman na stainless talaga. So siguraduhin po ninyo na pag nagpalit ho kayo nito, palitan ho ninyo pati yung spring. Dalhin nyo po yung pinaka-sample. Kaintindihan po tayo? Okay. Next. Pag nakabili na po kayo nito, at eto, kung paano ho ninyo tinanggal noong una, ganun din po ang pagbabalik. Parang ganito lamang po yan. Suppose na bago na po ito, no? Tapos bago na rin yung spring. At kailangan nyo na pong ibalik. So, bago na ho ninyo ibalik, siguraduhin ho ninyo na malinis na po yung tubo. Paano tatanggalin yung, yung mga dumi mula doon sa tubo? Gumamit pa kayo ng alambre na may hook. Parang ganito po yan, O di kaya kahoy o kawayan na malambot na pwedeng mag-bend dito sa ilalim. Parang ganito po. Ayan. Para makalkal niya po yung ilalim, yung dumi sa ilalim. Lalo na kapag punong-puno ito ng putik, kailangan ho ninyo ng alambre na medyo matigas-tigas o di kaya kawayan na may ganito, na naka-hook. Kasi kung plain na ganito lamang po, matatagalan po ang trabaho. Tignan ho ninyo, gaganon-ganon ninyo lang. Ayan. Pero kapag meron ho kayong ganito na parang kurteng letter L na may hook dito sa dulo, igagamin ho ninyo tapos kakalkalin ho ninyo yung pagganon. Konti-konti lamang po. Okay, hanggang sa matanggal na at unti-unti yung buhusan doon sa washtub ng tubig para dumalo yung mga putik na natatanggal mula dito sa tubo. So ito po yung nakakabit sa washing machine ho ninyo. Ito yung pinagtanggalan ho natin ng rubber drain. At ito naman pong malaking tubo dito, ito yung nagkokonekta doon sa mismong dryer. Ito po nakadirekta kahit hindi nyo na po linisan yan. Nakadirekta po yung tubig kapag nagdadryer kayo.
nakadirekta po yung tubig na lalabas. Dito lamang po ang may rubber drain doon sa wash tub. Hindi po sa rubber sa dryer. Okay? So, paano ho ibabalik yung inyong tinanggal at pinalitan na rubber drain? So, katulad ho ng sinabi ko sa inyo kanina, kailangan kung paano ho ninyo tinanggal yung nauna, ganun din po ninyo ibabalik yung bago. Parang ganito po yan. Ayan. Siguraduhin po ninyo na very tight po yung inyong pagkakabalik ng cup ho nito. Kasi pag loosen masyado yung pagkakabalik ho ninyo, baka umangat ho ito, masayang lang yung tubig, baka mabasa pa rin yung motor ho ninyo. Importante din po tingnan ho ninyo yung maraming butas. Tandaan ho ninyo kung paano at saan ho ninyo hinugot ito ang hook niya. Kasi kung nasa pangalawa, dapat pangalawa lamang po ibalik. Kung sa pangatlo, pangatlo. Kung pang-apat. Dahil magkakaroon ng diferensya yung inyong tubig lalabas kapag umangat ho ito ng konti. Kunting diferensya lang, aangat. Pag umangat ito, pag gumanon yan, dahil sa paghila doon sa taas, doon sa drain selector, ayan o, pag ganun ho ninyo, lalabas ka agad yung tubig. Kagaya ng sinabi ko, kailangan ho ninyong tandaan kung saang butas ho ninyo hinugot yung itong hook ng drain selector. Okay? Ayan. Hindi kung saan-saan butas ka sumusuot. Kung saan butas ka original na sumuot, tun ka lang. Huwag ka nang sumuot sa ibang butas. Ano po, ha? Tandaan ho ninyo yan. Alright. So, makikita ho ninyo kapag bago na po itong rubber drain ho ninyo, 100% at saka yung inyong spring, wala na kayo makikitang tagas ng tubig. Nakuha nyo po, wala na akong tagas ng tubig kapag bago na po yung rubber drain na iyong ipinalit at saka yung spring. 100% po yun na okay yung iyong ginawa. Approve? So, yun po. Kung paano ninyo lilinisan at aayusin yung inyong mga problema sa washing machine na hindi umaagos yung tubig, hindi lumalabas yung tubig o nagli-leak yung inyong washing machine kahit hindi ho ninyo pinipihit yung drain selector. Recap po natin, ano po? Ang sanhi ng paglalabas ng tubig ho dito kahit hindi po pinipihit yung drain selector, una, marumi yung tubo. Maraming dumi ho dito na naipon. Kaya may umangat ko dito sa may sumingit dito sa may rubber drain. Kaya doon lumalabas yung tubig ng paunti-unti. Pangalawa, kapag punong-puno ito ng putik at ayaw nang lumabas yung tubig at namaga, o ilagay na natin na yung putik ay talagang tumigas ko dito sa tubo, yun din po ang nagiging cause kung bakit hindi lalabas yung tubig mula doon sa wash tub. The only way is to clean up itong area na to
wala na ho kayong dapat linisin maliban ho dito sa tubo na to. Different sizes ang tubo. Mas mahaba ho dito. Hanggang dito ho yung tubo. Okay? Wag na wag ho ninyong tatanggalin itong mismong tubo na nakakabit sa inyong washing machine. Ano po? Ito lamang po ang tatanggalin ninyo kapag lilinisan ho ninyo yung tubo ng inyong washing machine na barado at tumatagas. Baka mamaya, pakialaman ho ninyo, natanggalin ho ito. Demo lamang po ito para nang sa gayon. May idea ko po kayo na kung paano linisin ang inyong washing machine na barado o di kaya naglilik. Alright? So, kuha po ninyo. So, pinakita ko lamang po sa inyo kung paano lilinisin ang inyong tubo sa drain. Ito. Napakasimple po, ano po. Kayang-kaya ho ninyo. Kasi kung ipapagawa po ninyo sa technician, sa gumagawa, possible po. Depende po yung mga labor fee. May 350, may 250, may 550. So, ano, makakatipid po kayo kung kayo na mismo ang gagawa sa inyong mga washing machine. Alright? Napakasimple po ninyo. Wag ninyong tatanggalin o pakikialaman yung mga wiring na nasa tabi ho ng tubo na to. Ito lang mo ang papakialaman ho ninyo. Ito po lang, itong area na po na to ang inyong pakikialaman. Hindi po yung wiring. Dahil walang kinalaman yung wiring dito ho sa tubong marumi o di kaya barado o naglilik. Kuha po mga misis, mga kuya, mga ate, mga tatay. Kaya napakasimple, sundin nyo lamang po ang aking instruction and then makakatipid po kayo ng malaki. Depende ho sa lugar ninyo. At para hindi na rin ho kayo maloko. Ano po? Kapag ang washing machine ho ninyo ay umabot na po ng 2 hanggang 3 taon, 5 taon, 6 na taon, magpalit na po kayo ng rubber drain kapag tumutulo na po ang inyong washing machine o di kaya barado na. Ang span lang po most of the time masyadong marumi po ito, mga 3 taon na o 2 taon. Depende ho sa paggamit ng may-ari o ng inyong mga labandera. Okay? So, yun lamang po. Till next video, I'll see you sa susunod pang mga video patungkol sa pagre-repair ng washing machine ho ninyo at mga problema ho ninyo. Just like, share, and subscribe po sa aking video, RMTV, RMBTV, at makikita ho ninyo, mapapanood po ninyo yung ibang mga ginawa kong video patungkol sa pagre-repair ng inyong mga washing machine. So, marami pong salamat sa inyong panahon at oras. At patuloy po ninyong tanggilikin ang RMD TV sa paggawa ng mga appliances. See you!